Yup. Pero parang ano, no, ang ganda rin ng lockdown dito sa side ng ano, no, ng execration. Kay sagit na daw sa gititis. Tapos kay Dilarmy pala, Dilarmy. Ah, Dilarmy. Nagkamali ka na naman. Oh, di ba nagkamali ako? At least tinry ko kayong i-shout out. Di ba? Shout ka pala sa shout Teletubbies natin dyan. Kasama nag-iintay tayo. Hindi na pala tayo mag-aantay. Kasi ito na isa sa mainit na laban natin ngayong araw. Onyx PH versus Execution. Red side natin ng Onyx PH. Hate ang gagamit ng YSS. We have Kyrie on the Lancelot. Iyak nung gagamit ng Chango. We have Jay on the Tigreal and Dilar para dito sa Yuzo. Sa side naman ng Execration Pack Boy using the Harit Baby Boy with the Esmeralda. Si Yossi Boy sa kanyang Khalid Sad Boy with the Cho at Pat Boy sa kanyang Sylvana. Iyan. So, wala tayong in-game sounds dito wala sa ano? Sige, ano ulit natin yung parang nakita ko na to ah. Yung slow-mo replay brought to you by Cherry Mobile. Parang ano? Oo nga. Oo, sige, i-ano natin, i-work out natin yan habang nag-aantay, of course. Shout out sa mga viewers natin, even on YouTube. Live po tayo sa YouTube ngayon para kapag ka medyo nagka-problema, pwedeng-pwedeng lumipat sa kabilang estasyon. Pero si Patboy, nga raw, kita natin na slow motion na nanak up pero nakapag-sustain naman. Pero yun. Okay. Mm-hmm. So, medyo ano pa dito. Medyo maingat pa. Actually, si Sad Boy dito. Si parang Chuck Boy yan for sure. Top user of Execration. Malalim siya dito. So, silip-silip lang against this Onyx PH squad. Good thing level 2 na siya. If ever na gusto niya i-go, goods. Pero si ano pala, si Hate dito ay ang may gamit ng YSS. Si Kyrie naman for the Lancelot. So, ito yung mga bago nating players for Onyx PH. Di naman na bago for some, pero syempre, part of the roster. Oh, pero mag-i-invade nga rito yung side ng Execration. There's a knock-up, pero si Nico nga siya palayo. Pero still, di pa rin nakukuha rito yung purple buff. Here comes Pac-Boy, level 4 na yung Harry. Tsaka na-reset, ano, Daddy, parang mabilis to for Execration kasi level 4 na agad siya, pare Pac-Boy natin. Takong madidinayan nila ng buff. Naagawan pa. Oh, parang may konting pagbagal sa mga kaganapan. Pero, guys, sa mga ano po pala nakakapansin, yes, we are welcome back, guys, sa aming vlog. Sabi namin sa inyo, quick break lang kasi mag-short real life tayo. But anyways, eto pa rin tayo. Syempre, 2 minutes hindi naman po tumuloy yung laban. Hininto din natin para makapag-real life tayo. Anyways, Turtle Dino sinisimula ng Team Execration. So, pero yun nga lang, bigla na lumayo si Jay. Pero halos kalahati na yung buhay ng Turtle 39. Pero napapaligiran siya ng Execration. Pero iko-contest ng tatlo. Pero Lord has been secured by parang Chakno. Pero si Jay, nag-flicker out nga lang siya. Dilar is in the dragon form, pero mukhang wala siya masusundan. Oo, si Sad Boy pa nga nakasecure ng turtle objective dito. Pero kinagandaan for Execution of that one is at least na-secure nila yung turtle. Malaking bagay na rin para sa kanila yung gold. And for Onyx PH, good thing is hindi na rin nila pinilit para hindi na rin makakuha. Or hindi na din mamatay yung ibang players nila kasi mas gugustuhin na nilang hindi magkaroon ng engagement kaysa naman iko-contest nila, makuha nga nila yung turtle pero tatlo-apat yung mapatay from that team. Magba, safety comes first. Yes. Mm. Sa lahat ng bagay, guys, safety comes first. Oo. Lalo na ngayon, pandemic. O, yung mga bastos dyan. Baka iba na isip natin. Oo, sa safety na nga na yun. No, joke lang. Mga kaibigan, so far for Execution, lamang sila in terms of gold. Charga pala kay Kuya Leo. Leo Cast, Leo Gaming. May kita natin siya on M2. Just 18 to 24, yes. Kasama si Butters and si Wolf. Ayan, ingat po sila dyan. Oh, pero yan na. Oh, nag-mountain shocker na nga rito. Reveal ang pestuan ng Execration. Pero ang kulit ni Sad Boy. There's a kick. Huling nga si JD dito natin kung makapitalis. Pero nahigop yung tatlo sa side ng Execration. Yakno, giving the damage sa backline. Pero ang dami niyang kalaban. Napaligiran si paring J doon. Delikado pa ang buhay rito ng isang Chang. And he's down. Dalaway nakura ng Execration plus a buff. 2-0 nga para sa kanila. Oo. Oh, actually, dito Daddy, for Execration, mapansin talaga natin na tinatimingan or inooras na talaga na Execration yung kanilang core nakatapat, which is YSS and even the Lancelot. Kasi kung mapansin natin, even kanina, sobrang na-delay ang players dito ng Onyx PH. Tapos ngayon, after an objective, diretso shield, kasi Sad Boy nandun, nagsuzone at mga players ng Onyx PH. Pero nag-flicker pa si Sad Boy dun para ma-zone out lang si Iyak. No, tira natin dito, naiangat rito si Baby Boy. Pero alam naman natin, Esmeralda, magpapaputi lang yan, magpapakukunat. Atras na ng bahagya eh, no? Grabe yung rotation ng Execration ngayon, napakaganda. Oo, parang swabe. As compared to yesterday, swabe yung rotation nila.
kahapon kasi parang medyo may mga miscoms pa. On Frederick PH, guys, sinabi natin they have the YSS double damager onto this game. Even the Lancelot, di pa natin nakikita actually si Kyrie to be part of the team fight. So malalaman natin mamaya pag full five-man clash ang makikita natin para sa ating dalawang teams. Ayun na naman. Oo, pero may binaba natin din sa may bandang kanan. Si Jane na naman ang target rito ng mga tropanza sa execration. Pero baby boy, sinonote na naman yung tank na Tigreal, no? Patingin nga nung gold na nung ano natin, kahit 5 minutes pa lang, para makita natin. Okay, for the Lancelot, 2.1K. Medyo napag-iwalan kasi Esmeralda dito, 3.2K. So for the Sonic PH, kailangan i-stop nila ngayon si Esmeralda. Kasi from the game yesterday, sobrang taas ng percentage ng execution if they have the Esmeralda on their lineup. Game number 1, nung nag-comeback sila, Esmeralda nagbigay buhay sa kanila. Another one, another Daddy steal, A. No? Another steal from the grave para dito sa execration. Ang galing ng execration umagaw. Oo. Uy, grabe nga yun. Grabe nga yung agawa na pinapakita nito na execration. And kita nyo naman for Yossi Boy onto the top lane. Nagkakatlan na minion wave. So medyo hindi tumataba agad dito yung kanilang YSS and even the Lancelot na nagana doon. And third objective is still secured by execration ngayon sa ating laro. Ang galing ng space na napoprovide nila, no? Given doon sa Khalid, nandun kagad yung Lancelot sa may top. Nag-open up kagad para sa turtle objective na side ng execration. Yes. So, ito mga kaibigan, 15K versus 13.3K. Courage mask already para dito kay para yung sad boy natin. So, more on the aggressiveness na makikita natin. Speaking of aggressiveness, ito mukhang babawi yata ang Onyx PH. May hinahabol yung dragon rito mga kaibigan. Pero si Yossi Boy, rin natin kung makatakbo. Quick sun guard. Quick sun guard to sustain. Pero meron na pick up yung Changhe sa may back sa likod, ha? Yes. Sa kabila pala. Grabe, bilis ang backup dito ng execration. May kita natin hinahabol doon na supposedly si Khalid. Tapos, yung naiwan sa isang lane, yun pa yung napatay for this Onyx PH squad, which is the Chang onto the bottom lane. So, may kita natin yung konting tira na lang yung Torre dito. Eh, masisira na for baby boy of team execution. So far, things are not looking good for Onyx PH kasi masisira na rin yata yung Torre nila dito sa may bottom lane. Nag-dictate ng execration ngayon yung tempo ng laro eh. Oo. Ayun, tama yung term ni Daddy. Sila yung nag-dictate ng tempo dito. Nice down! Sakit naman, pero napilitan na lang umatras si Kyrie. Buti na lang nandun si Iyak ng mga kaibigan. Pero sakit ha? Nanandamage siya itong Esmeralda. Oo, iba na yung damage dito ng Esmeralda. Calamity na siguro to. Yun, Calamity Reaper, tsaka Enchanted Talisman, makibigay para sa naka-avarice nating nasa gold lane earlier na baby boy or Esmeralda of Team Execration. Top lane na Onyx PH, masisira na din mga kaibigan. Tapos nandito na naman yung Execration sa buff ni paring Kyrie. Oo, pero ang kalaban rito ni baby boy is 4 Onyx PH mga kaibigan. Padboy nasa likod, pero di na siya bumakap rito. Tignan natin. Uy, pinasok pa rin ni Padboy. Ni Kyrie, no? Pero tingnan natin mga sir, sa iskinita ni Elsa, habulin nga nila si Kyrie dito mga kaibigan, pero makakatakbo eh. Si Kyrie boy pa rin. For execution, kailangan mag-out sila dito. Onyx PH, maganda yon kasi napigilan nila or nabigyan na nila ng isa dito si baby boy. Kailangan meron talagang maghihinto sa kanya or else mas lalong mahihirapan dito yung Onyx PH. So far for Onyx, lumiliit yung mapa nila ngayon sa ating laro. Uuwi si Jay, so mataas yung possibility na hindi itatry contest dito ng Onyx PH yung third objective na kinukuha ngayon na execution sa ating laro. 8 minutes guys, it is 4-2 on tour score. Goal lead is still on the side of execution. Turtle, ganun sinabi natin, nakuha nila. Nakuha na naman nila yung another objective, no? Oo. Shout out nga pala sa 25.1K viewers natin on Facebook at sa YouTube. Paan na lang po, do the math. Magandang hapon sa inyo lahat. Kahapon medyo mali, nadagdagan ng 10K. Nangarap pa nga. Pero ito, meron na huli sa may nuggets. And Yossi Boy is down. Salamat nga sa tulong ng tower doon. Medyo napalalim nga siya doon. Oo. Actually, for Onyx Daddy, maganda yung ginagawa nila eh. Pag may opportunity na kayang i-burst, i-burst na nila kaysa ipilit pa nila na 5-man higop dito from the Tigreal kasi mas mahihirapan sila kasi for sure nandun yung backup. And in terms of itemization, lamang dito sa execution. So, pitas, that is going to be the key of Onyx PH para makahabol dito in terms of gold. Pero si Fatboy, ang lalim na nakinakat na minion wave dito ng execution against Onyx PH. Oo, ang binibigay lang ng execution dito sa Onyx is pressure. Laging pe-pressure lang nila yung map, ganito yung gagawin. Pero doon sa gitna, Kyrie dadamba nga rito. Pero buti, wala silang hindi nahuli. Oo, medyo mahirap pa. Pero ito si... Speaking of nahuli, nanakap nga si Fatboy pero nakapag-out naman. Nakatakas dito si pare Fatboy. Pero siyang flicker nga lang though. Pero tinan natin, ang lalim niya dyan ha. Pero may tatlo, all Starmon 4, baby boy. Hindi na nire-respeto ni baby boy yung turret doon sa may top lane. Pero immediately, nag-disengage nga kagad sila dito. Pero ang tapang.
So, tingnan natin guys, 4-3 pa rin natin score. For Execration, si Khalid na bibigyan ng space to farm. Para naman dito sa Sonic PH, lumilit yung mapa nila. Actually, secluded na lang sila sa certain part of the area. Si Jay na lang dito ang kaya pumuronta. Speaking of pronta, ayan si Kyrie yata makikita. Tinatin kung makikita nga ba. Ayun nga lang, they are fighting under tier 2 turret. Tingnan natin, delikado yata ang buhay ni Jay, pero tanki naman sa Tigreal. Here comes Yossi Boy, lilimahin na nga ng Execration. Okay. Pero napalayo. Hindi din pinapasok ng ano eh. Sino note eh, malapit na hindi. Hindi din nila pwedeng pasukin. Yes, tama, meron Lord. So, kaya din nandun yung Execration sa may Lord side natin. Anyways, for Yossi Boy, brute force press plate already para sa kanyang item. Ginamit na agad. Hindi pa rin sinusuko ng Onyx PH ang kanilang middle lane turret. Lahat ng skills na pwedeng gamitin just to clear the minimum wave, ginagamit na nila. Feather of Heaven para sa dalawang mage heroes natin for Execration. That is going to be the Harit and Esmeralda. Top farmer para din sa Onyx PH is si Chang at saka si ano, si YSS. So for Execration, later on kung gusto nilang hindi na makahabol si Onyx in terms of the gold, pwede na i-freeze yung lane para hindi na pumunta yung minion sa Onyx PH at hindi na sila makapag-clear. Usong ang strategy ngayon yun, no? Mag-freeze ka ng lane. Uso ngayon para hindi na talaga makahabol sa gold. Kasi pag clear mo ng clear, i-clear lang din ng kalaban yung minion nyo. Ayun! Pero meron na bigyan doon sa may Gedli. Delar is down mga sir. YSS nagpop ng kanyang ulti para makita nga lang siguro yung positioning dito ng Execration. Pero tier 1 turret ang target dito ng Execration. And finally, na-brought down na nila. Nabigyan na dito yung middle lane turret. Mukhang meron pa isa. Pero sa Sad Boy! Pero isang mabilis-mabilis lang, no? Actually, ganun ang ano din ni Sad Boy. Nung zone out niya doon, ang tinama na kanya Jit Kuto is the Lancelot. If ever na pinasok niya pa yun, error na yun sa kanya. So, tama ang poke lang para hindi makapagbigay ng damage dito si Pareng Kyren natin. Pero ayun na naabot. Pero yun lang, may inabot nga rin sa may gitna. NJ, mamamatay nga rito. Killing spree para sa isang hari. Pero hindi pa yata sila tapos. Sahabol pa nga yata mga kaibigan. Dilar, naku po. Tingnan natin, Pat Boy. Meron nga ba silang flicker? Nakapag-flicker si Fatboy natin, ladies and gents. So for this Onyx PH, lahat ng pwede nang gawin para ma-clear ang minion wave as early as possible. Hindi kailangan nilang gawin kasi hindi mo gugustuhin na masiraan ka ng inhibitor turret dito. So anyways, in terms of cold, Execration na lamangan, makikita natin ngayon sa ating minimap. Sinisimulan na nila ang Lord. Lord Enhanced, sakto! 12-minute mark, Enhanced Lord. Tapos, okay, na-reset. Mga kaibigan, ating Lord. Shoutout nga pala sa mga viewers natin, 29.2K. Huwag kakalimutan i-like and follow ang ating mga page para makapanood kayo ng mga bigat na laban dito sa ating Jose ML Cup, National Arena, and updates regarding MPL and M2. Shoutout din sa ating mga YouTube supporters, subscribers, and viewers. Mali kasi una kong sabi. Kaya tinoto ko na lang. So ayun guys, kaya sinabi natin Lord, sinisimula dito ng Execution. No chance for Onyx PH to contest that one out. Pero nag-ulti na yung Khalid nga rito. Pero si Jay makakalayo naman. And Lord is marching in the bottom lane. Ako po si Dilar, buti na lang nakapag-dragon form, nakapag-out nga siya ron. Mountain Shocker has been pop nga rito mga kaibigan. Pero disengage inside ng Onyx PH. Ang ganda ng gameplay ng Execration na yun. Gamit na gamit yung ano nila dito. Ang galing ng coach nila. Padaos-dos. Uy, shout nga pala sa coach ng Execration. Secret, syempre, kasi hindi nyo pa sure kung sino pa talaga maglalaro. Syempre, secret lang natin. Hindi natin sila uunahan mag-announce. Pero ito na, Lord, Enhanced Lord. Masisira natin ito rin dito sa may bottom lane. Pero Execration is on the top lane. Yun, may kabilang laban nga rito. There's a way of the dragon. Inabot nga si Dilar, pero makunat nga yung Yusong. Pero unang mamamatay si Jay. Pero Dilar is finally down. Dalawa patay rito sa side ng Onyx PH. 2-for-1 trade. Pero ahabol pa rin dito yung Harit. Ang sakit pa, boy. Ang sakit talaga ng boyband squad natin ngayon. Team Execution, tatlo yung napatay nila for that one. Possible tower lock para sa kanila. Mr. Shark, ginamit dito ni Iyakno. Kylie is down. Mukhang susunod ba si Iyakno pero nakailag ng bagya. Here comes back, boy. Harit, napasok. Khalid will get the kill. And Execration will take game number 1. Ulit, bitin. Game number 1. Like, for game number 1, congratulations! Execration, solid game for the team, solid execution, solid